Pwede po bang malaman yung story behind sa nangyari po sa inyo? Mm-hmm. Kasi nung 2007, November 23, may last show pa kami nila, ni Chocolate sa Comic Ab sa Laguna. Ayun is bar owner, part ako doon ng bar na yun. So, after nung pauwi na kami, actually before that, may nagpunta daw doon sa bar, hinahanap ako. As, kilala niya si Kokoy, ganun. So, yung receptionist namin, hindi niya sinabi na may naghahanap sa akin that time. So, nung pauwi na kami, nung time na yun, 3:30 a.m., palabas na kami ng Binyan Laguna, yung art doon, diba mayroon, welcome to Binyan Laguna. Sa side, kasama ko si Dax Martin and AJ Tamisa. That time, nag-wami-wami pa kami. Wami-wami po, sure lock. Nag-enjoy pa. Sabi ko, Dax, may nagbabarilan sa likod. Akala ko. Ilikod po ng kotse? Sa likod ng kotse, sa likod. Oh. Okay. Yung pala, that time, ako na pala yung ano. Ikaw yung target. Ako na pala yung binabaril. So, nawalan na lang ako ng malay nung tinaman ako dito sa leeg. Kayo po ba yung target or accidental? Actually, hindi ko alam. Siguro ako yung target kasi that time, sabi nga ng receptionist, may naghahanap sa akin lalaki. Pero feeling nyo, pero feeling mo, ano po yun, connected. Connected. Mahali kasing ano po, di ba? May naghahanap talaga sa inyo. May naghahanap sa akin that time. So, ibig sabihin, may ta-target sa akin that time. No? So, ako naman, hindi ko pinansin ng time na yun. So, hanggang sa umuwi na kami kasi the following day meron pa kaming show ni Vice sa Bataan, Bagak, Vice Ganda and Philip Lazaro. So noon time na yun, hindi na ako nakapunta kasi nga nabaril na ako ng 3:30 a.m. ng November. So ano na yun, bali November 24 na. So after that wala na. Dire-diretso na ako na ano. Okay. Nasaan po yung position nyo nung sa car? Di ba? Sa driver seat po? Ako yung na drive. Ah, okay. So, sa driver seat ako, actually, nung time na nagpagas pa ako eh. Sabi ko, Dax, huwag tayo mag-aircon para mabilis yung biyahe natin. So, binabahan namin yung mga bintana, ganun. So, before nga kami palabas na ng highway, exit na ay na, may nagbaril. May bumabaril na pala sa amin. So sabi ko, tapos nung nakahandusay na ako, lumabas yung gunman dun sa damuhan sa gilid. Then nakita ni Dax. Nakita mo po kung ilan? Hindi na ako nakakita. Hindi mo na. Si Dax Martin ay nakakita na galing nga sila dun sa gilid. Dalawa sila. At habang umaalis daw yung gunman na nakamotor, nakatutok pa sa akin yung baril. Lahat ng balang pumasok sa akin, tumagos sa kanila. So, pati sila natamaan ng bala. Yung tumama dito sa akin, lumabas sa likod. Tumama kay AJ Tamisa dito, lumabas dito. Pareho kami. Yan. Ayan. Tapos si Dax Martin, yung tumama sa akin, yung pumasok na bala sa akin sa leeg, lumabas dito. Tumama kay Dax Martin dito sa kilay. Mabuti nila. The list lang. Pero yung kay AJ, talagang true and true yung bala. Okay. Noon time na yun, siguro 15 minutes o 30 minutes akong nasa kotse na walang tumutulong sa akin. Ano po sa palagay nyo naging motibo kung bakit? Siguro ilang years na po ang lumipas. Mm-hmm. Mga ilang years na po lumipas. Naisip nyo pa ba ang dahilan o motibo ng pamamaslang sa atin? Yung accident or... Actually, noon time na yun, meron akong prospect din na may nagpagawa. Kasi that time na yun, boom ako eh. Boom ako parang sa career. Career mo, boom ka. May nainggit. So, hindi ko na lang siya pinansin kasi nga busy ako sa trabaho. Mas focus ako sa trabaho kaysa sa mga intrigue. So, that time na yun. Pero, nung nabaril na ako, naglabasan lahat yung mga may galit sa akin. Blackout na ako that time. Ang nakita ko nung nahandusay na ako, ang nakita ko na lang si St. Francis of Assisi. Siya ang nakita ko na naka-lay down ako sa niya,
sa lap niya, inihimasimasin ganun ko yung ulo ko, sabi ko, Lord, kayo na pong bahala sa akin. Nung dumaan na kami sa rilis ng tren, nayugyug yung kotse. Okay. Papunta na kami ng hospital. So nagkamalay ka po? Nagkamalay ako ng little lang. Kasi pagdating doon sa hospital, wala na lang akong malay. Okay. So, ilang hours, ilang days po kayong walang malay? 3 days. Kasi pinasok ako ng Saturday, Tuesday na ako nagkamalay. Okay. Tuesday na ako nagkamalay that time. So, para ka lang natutulog that whole 3 days? Ang katawang ko, ang kaluluwa ko, wala sa katawang ko. Naka-ICU po kayo. Naka-ICU ko. Kasi... You felt that? Or naramdaman nyo? Nakita nyo sarili nyo? Or nakita what? Ko yung sarili. Nakita mo sarili mo? Nag-astral na ako noong time na yon. Nakita mo sarili mo sa ICU? Yes. Nakita ko yung sarili ko sa ICU na yung feeling ko na yung kaluluwa mo, unti-unting... Lumalabas, sumaalis sa katawan mo. Nung time na yun, wala na yung kaluluwa ka sa katawan ko mismo. Nakita ko sa sarili ko. Ay, sabi ko, ito na pala ako. Ito na pala yung tsura ko nung nasa ICU. Yung nakahiga ako sa hospital bed. Then, nag-walk ako dun sa buong ICU. I mean, yung spirit mo, yung kaluluwa mo, nag-walk po sa buong ICU. Oo. Nung time na yun. So, gumagala na ako. Nakikita ko yung sarili ko. Sabi ko, ito pala itsura ko. Yung may nakatubo, may mga tubo dito, meron dito, may mga swero. Tapos, then, on third day po, na nagising ka, then, kinausap ka agad ng doctors, sinabi po ba agad sa iyong findings? Yun. Sinabi sa akin nung ano, nung time na yun, nung nagising ako, nagsisigaw ako. Sabi ko, bakit nyo ako tinatali? Bakit nyo ako tinali? Yung pala, hindi ako nakatali, hindi na ako makagalaw. Kasi, ito naman sa akin yung spinal. So, yung spinal ko, C5, C6 yung tinamaan. So, mataas. Below ni pull down, wala na siyang pakiramdam. So, 1/4 na lang ng life ko ang may pakiramdam. So, until now, medyo sa baba, wala na siya po. From where po? From stomach to... No, nipple up. Nipple up. So wala na nipple po. Medyo dito. So, dito na lang. Kahit hawakan po natin, wala siya. Hawakan mo yung tiyan ko, hawakan mo yan. Wala. Walang pakiramdam na siya. So, nandito lang talaga. Noong time na yun, actually, noong nag-astral ako, nasa taas na ako, marami na ako mga bituins na kahihita. Meron ako, papunta na ako sa kanya eh. Noong time na yon, meron akong dalawang liwanag na nakita. Left and right. Papunta na, ando doon ako sa point na kung saan na lang ako pupunta. Sabi ko, Diyos ko, saan ako pupunta rito? Hindi ko alam kung papumunta ako sa kaliwa, kung tama ba yung daan ko, o pumunta ba ako sa kanan, doon ba? Oo. Pero nung kinausap ko si God, sabi ko, please, sabi ko, hindi ko pa siguro time. Kailangan pa akong siguro, Lord, sabi ko, hindi ko pa time siguro. Kung pwede, balik niyo muna ako sa baba. May tatapusin lang akong misyon, sabi ko. Eh, alam mo yung pagkasabi ko na may tatapusin akong misyon, na kung pwede, balik niyo ako sa ano ko, binilig ako agad-agad. Pagising ko, hingal na hingal ako, yung tuyun-tuyo yung labi ko, yung lalamunan ko. Kasi wala ka kasi ginawa. Oo, kailangan ko uminom ng tubig. So, ano yung naramdaman mo? Kasi from up rather to kayo to the peak na boom yung career mo, then nagkaroon ng aksidente, then bigla mo nalaman na hindi ka na makakalakad, then down na down ka na. Ha, paano niyo po nalabanan yung anxiety, yung stress, depression, na parang tatapos na agad. Parang wala actually, na noong time na yon, first 6 months, iyak ako ng iyak. Kasi sabi ko parang wala na akong sense in life ko. Ayoko namang magpaka-burden sa family ko dahil noong time na yun, ako yung meron. Tapos, ako yung tumutulong sa kanila. Then, suddenly, ako na yung tinutulungan at tutulungan nila. At masakit. Noong time na yun, sabi ko, parang ayoko na mabuhay. Yung time na yun, since na nagkaganito ako, walang ibang tumulong sa akin o na nag-alaga sa Ferdy.
malaking tulong, malaking bagay na nandiyan sa 4D. Nakasama ko ever since na nag-start kami. Si Ferdy po ay ating kasintahan for almost 26 years. Ilang taon? So, simula po nung nabaril kayo or simula po before pa. Ano po yung kunyari po si Onyo pong partner ay hindi na rin po nakapagtrabaho ngayon dahil sa pag-aalaga sa inyo almost 24 hours. Paano po ang ating pamumuhay lalo na itong mga dumating na mga lockdown, quarantine po natin, pandemya? Mabuti na lang may mga kaibigan tayo, mababait. May mga kaibigan tayo na may mga natulungan tayo before sa mga bars na pinasok ko sa mga trabaho nila. Nagbibigay sila ng support. Tapos, then since nagtrabaho naman ako sa Alcatel, kahit papaano, mayroon akong pension, yung SSS ko, kahit papaano nakakatulong din siya monthly pangbayad ng sa bahay. Ayun, pambayad ng bahay. Tapos yung iba kong mga ano, yun lang, yung mga sumusuporta sa akin, mga kaibigan ko. Ganun. So, sa haba po kasi, parang iba kasi yung Pasko dati. Although na na-experience nila po ito, yung nangyari po sa inyo. Pero ngayon kasi yung Pasko ngayon, iba kasi may pandemya. So, para sa iyo po, ano yung meaning ng Pasko ngayon? Lalo na yun sa Pasko natin ngayon. Oo. Yung Pasko natin, actually, yung Pasko, andiyan naman siya. Hindi naman siya nawawala taon-taon. Kahit anong pandemic na dumarating, kailangan i-celebrate natin ang Pasko na maging masaya tayo. Kahit anumang meron dyan, kahit maliit o malaki, na ano, basta, lagi nating i-celebrate yung birthday ni God. Ganun. Hindi natin kailangan ng material na bagay. Basta sama-sama tayo na maging masaya, walang may sakit sa family, magkasama kami lagi, andiyan may sumusuporta bawat isa. Ayun. Although dati kasi ang Christmas napakasaya, 'di ba? Pwede po ba nating bigyang aral po yung mga kababayan po natin at lalo-lalo na yung mga Becky na kagaya po natin na maaaring kapareho ng ating sitwasyon ngayon. May pinaglalaban ng sakit, pinaglalaban ng anxiety o stress man sa buhay. Meron po ba kayo naisabihin para sa kanila? Sa kanila? Ito lang masasabi ko. Lagi tayong kumapit sa Diyos. Wala tayong ibang malalapitan kundi siya lang. Anong man dumating sa ating buhay, huwag tayong bibitiw. Maging matatag tayo sa lahat ng mga mangyayari sa ating buhay. Lalo na ngayon, ma-pandemic, hindi natin masasabi kung ano pang darating na mga sakuna. Basta lagi lang tayong manalangin, maging matatag sa buhay. Huwag tayong bibitiw. Ito po si Sir Ferdy. Ferdy yung kanyang partner po for 13 years. 26 years. So, ang ano lang sorry. Is, gusto na lang sana namin. Kasi tagal nyo na rin mga magkasama, 26 years na. So, normally na pag-uusapan nyo na lang lahat ng bagay at nasasabi nyo na rin naman kung anong gusto nyo sabihin sa isa't isa. Pero kung meron ka po na gustong sabihin sa kanya kahit pa ulit-ulit at hindi ka magkasawang ipasabihin sa kanya, ano po yun? I love you. Mahal na mahal kita. No matter what happened, andiyan ka pa rin sa tabi ko at hindi tayo walang magbabago. Yun ang may nais po ba kayong sabihin sa inyong partner? Kahit minsan hindi kita maintindihan, pero iniintindi kita dahil alam ko yung sitwasyon. Andito pa rin ako. Hindi ako aalis. Nakakangayong storya mo po na normally may sakit. Normally may sakit na tao, normally may sakit na Becky. Pero mas normal yung nangyari po sa iyo. At hindi rin normal na nakikibaka na ganyang kalakas, na kagaya mo po. At lalong-lalo na kahanga-hanga na meron po isang tao na ginawang instrumento, parang ginawa talaga siyang hakbang. Diba parang hakbang para i-prepare po kayo sa susunod na mangyayari. Minsan malalaman po natin, di ba, yung mga bagay-bagay na hindi natin alam ano man dahilan.
bakit ganun? Bakit malalaman natin siya sa kinalaunan? Parang malalaman ngayon siguro malinaw sa tubig na ayun pala ang ating mga pangyayari. Opo. Hindi ko po ba matanong? Hindi naman po kung personal man sa inyo. Okay lang naman po sagutin. Kasi sinabi niyo po na ibalik muna kayo dahil meron pa po kayong tatapusing mission. Ano po yung sa ngayon, mission? Ngayon po, pwede ko po malaman kung ano yung mission, tas kung natapos yun na po ba yung actually, mission? Actually, yun ang tinatanong ko sa kanya. Binabalik ko lagi yung tanong kay Lord, Lord, ano po ba yung mission ko na dapat kong tapusin? Kasi hindi ako makalet go, hindi ako makaalis, ganun-ganun, dahil siyempre, nasabi ko po, meron akong tanong sa inyo, ano po yung mission ko? Sabi ko, give me a sign para magawa ko yung mission ko. Sa rin ako muling makita ka at makasama.